isda ang tuturo ko naman sa inyo ngayon ay pag-alaga ng cichlids. Ito lang yung meron ako, mga blue polar parrotfish. So tuturo ko sa kanila, tuturo ko sa inyo paano mag-alaga ng ganito, no? Yung basic method lang, no? Dito tayo. Mga cichlids guys, da, ang kailangan ng mga yan, malaking aquarium. Kung marami kang cichlids, tulad niyan, ang dami nila, no? Kasi lalaki pa yung mga yan, mga ganyan. So pag ganyan na sila kalagi, isipin mo, ang dami nila dyan, ang lalaki. So number one, yung size ng aquarium mo, isipin mo. Tapos ilang isda ang ilalagay mo, no? Tapos number two, yung water quality rin, no? Yung water quality, kagaya dun sa flower, nalisan nyo yung tahe, water change, ganun din, no? Wait, once a week lang. Tapos high quality fish food para healthy yung mga fish nyo, mabigay yung requirements ng kailangan sa mga fish nyo. So yung pagkain kayo ng balap, sabi ko nga sa inyo, ako blitz na kasi doon na ako subok. Tapos naglagay ako dito ng mga apple snail and ramshorn snail para tumulong sila sa pagkain ng mga uneaten food, para iwas sila sa ammonia, no? Kasi medyo napapadaming lagay ko kasi lalakas nilang kumain. Tignan nyo, nagwawala sila palagi. Pag walang pagkain, nagkaaway-away, no? Dahil itong mga to, territorial. Yung iba, ginagawa nila, yung mga design nila, tulad niyan, may bato. Every, ano ata, once a month, every 15 days, pinapalitan nila yung arrangement ng bato para hindi sila maging territorial. No, ganun yung ginagawa. Ako, papabayaan ko na na ganyan yan, no? Tapos, yung other basic requirements ng mga to ay overhead filter or malakas na filtration system. Ito, meron akong water pump na malakas yan para sa tank na to. Pero sakto lang yan dahil malakas silang kumain, eh, no? Tapos ayan, overhead filter na ganyan. Wala pa siyang mga medias pero meron siyang foam at saka naglagay ako ng mga bato doon. Tapos diretso bagsak. Tapos ang maganda dyan, nagbabagsak na yan ng extra yung hangin para yung oxygen nag-transfer din sa tubig, no? Hindi sila maubusan pag marami sila. Pero maganda, maglagay rin kayo ng airstone. Tapos, ano pa, yun lang naman yung mga basic. Halos pare-parehas lang talaga yung pag-aalaga. Nasa ano lang, kailan nyo lang silang alagaan kung paano yung pag-alaga nyo sa FH, Betta, Guppy, Goldfish. Talaga nadadaan sa water quality. Napaka-importante ng water quality natin, no? Ayun mga isda, nakikita nyo ako, no? So yun lang. Tapos dahil nahulog to, nahulog lang to yung paglinis ko ng salamin. Linis ko rin yung salamin para magandang tignan yung mga fish. Tulad nyan, di ba ako nag-water change dyan 2 weeks na. Nagginagawa ko, add water lang. May papansin nyo yung tubig medyo brownish ng konti, no? So kaya kailangan nyo nang maglinis nyan. Di ako nag-water change, dagdag bawas lang. Dagdag bawas pag nag-aalis ng tae. Ayan, ganyan. So ano pa ba hindi ko nasabi? Ito, di na kailangan ng heater kasi di naman sila kasing ano yung mga flower horn, no? Pero pag malamig talaga sa lugar nyo, halimbawa nasa ibang bansa kayo, ayun, kailangan nyo talaga mag-heater ng mga isda kasi yung mga isda na to, hindi sila sanay sa ganun kalamig. So yun yung matuturo natin ngayon. Ulitin natin, no? Yung ulitin na, number one, water quality, size ng tank at saka ilang fish yung lalagay mo sa tank mo. Dapat sakto lang, no? Isipin mo yung paglagay nila. Tapos yung mga decorations mo, ikaw nang bala kung ililipat mo siya every 15 days. Tapos yung pagkain. Tapos tumutulong yung mga snails ko sa pagdinis. Kasi yun yung build up, yung ammonia, yun yung iniiwasan, no? Tapos water pump para sa filtration system mo. Ayan, para sa filtration system. Tapos mga filter medias para luminis yung tubig, para matulungan sa paglinis ng tubig. Ito yung mahirap sa malalaking tank, medyo mahirap linisin, no?
Tapos ano, wala na naman na yun na lahat para sa basic care ng mga fish na to, sa mga cichlids. Food quality, no? Mag-quality food kayo para magandang lagi nila, mabilis tulad yan, ang bilis. Kung makikita nyo dun sa Facebook page ko, nung kinuha ko sila, ganyan pa lang. Pero ngayon, ang lagi ng... ang bilis ng size ng nilagi nila, no? So, yun. See you ulit sa next vlog. Ibang topic na naman sa fish. So, see you sa next vlog, guys.